Hello guys, mayroon na naman tayong panibagong i-unbox ngayon. Umorder ako sa Lazada na antenna. CFEW-AW73 para sa aking piso wifi. Kaya umorder ako, ito dumating na siya. Ito yun. So, unbox natin to at titingnan natin. At ito ay gagamitin kong IP sa aking piso wifi. Alright? So, buksan na natin. Ayan. So, naka bubble wrap naman siya. Okay naman yung ano niya. Ayan. So, ito yun guys. Ang aking in-order sa Lazada. Ayan, pang AP ko. Gawin kong AP sa aking window machine. So, sabi dito, up to 76 user yung ano niya, nakalagay dito. So, tingnan naman natin. Ah, ito na guys. So, una nating nandito yung laman. Ito yung LAN cable. Yan, may manok pa. Ang galing. Ihawin ko yan. Ito LAN cable para to sa PoE adapter. Yan. So, ito yung clip sa clip dito yan sa antenna. So, ito yung power cord. At ito naman yung PoE adapter. So dito natin lalagay yung yan ito. Dito natin kukunik. So mamaya kita ko rin yan. Yan, dalawa. Ito na yung antenna niya. Alright. So coating lang to. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin at i-config. So, i-config ko na rin to kasi ngayon. So, dito yan lalagay. Ayan. Hipit natin yan dito para hindi siya mapasok ng tubig ulan. Ito kasi yung purpose nyo eh. Para ayan, dito guys. Pasok natin yan dito. Ayan. Pero ito, papalitan ko pa to kasi maiksi lang to eh. Umorder ako ng 10 meters eh. So, hindi pa dumating. Sabay yung order na ito. Tapos, pag ganyan yan. So, ito, mamaya ko na to. Ito ay for demo lang. So, ito na yun guys. So, saka natin titatakpan. Kasi, papaganahin muna natin to. Kung, kumagana pa. Kasi, kararating lang nito eh. I-config na rin natin to. Alright? Guys, pagpapalitin ko lang muna tong LAN cable kasi maiksi. So, ito lang muna ilalagay ko. Yan. Then ito dito to sa yan sa PoE ito yan. Guys, kung connected na tayo at andito na yun sa lalabas na yung pangalan na tenda. So ito na yun Compass 3882 2G. So connected na tayo. Guys, dahil connected na tayo sa Compass, ayan, pasok na tayo sa admin panel ng Compass. Ito guys ha, hindi pa to, mayroon siyang signal pero wala siyang ibabatong data kasi hindi pa to connected sa net. Punta na tayo ng Chrome ito. Then, i-type natin yung 192.168.10.1
1. Kailangan, ayan, napasok na natin. So guys, Chinese version siya guys. So, para magiging may mga manok. Gawin natin ito guys, pindutin, nakikita niyo itong globe na to, ayan. Pindutin natin yan para maging English kasi Chinese version siya. Ito. Ayan o. So, pindutin natin itong English. Ayan. So, English na yan. So, default password nito, type lang natin, admin. Admin. Then, login. Ayan guys, naipasok na natin. Ito pala guys, nakasit na siya as repeater. So, gagawin natin ito. Nakikita nyo itong sa taas, sa right side. Ito. So, pindutin nyo ito. So, papasok na tayo guys dito guys. Sa may ano. Network. Then, wireless. So, pasok. Iyon natin itong ano. Advanced setting. So, kailangan natin itong i-isolate. Wala na akong ibang babaguhin dito. Tama na to. So, i-apply na natin. Ayan. Apply. So, hantayin lang natin itong mapuno. So, tayo dito sa may wizard. Ayan. Wizard. Ayan. Ito na. So, ang gagawin natin ngayon, EP mode lang tayo. So, gawin kasi natin min EP to. So, EP tayo. Dito. Pindutin natin to. Ayan. Nandito na tayo sa loob. Babaguhin natin tong IP address. Ito. Isusundin ko lang tong ano, sa aking window. pin.0.0. To by po. Then next. So i-auto ko na lang yung channel. Okay, may manok na naman. Yung password, so hindi ko na lalagyan ng password diyan. So pabayaan ko na na empty yan. Ay, yung ID pala, palitan ko to. Kailangan ko tong gawing seal sa Wi-Fi station. Gawin ko tong 2 kasi may 1 ako para ma-determine ko na maano ng mga client na dyan sila nakakunik yung malapit sa kanila. Baka malito sila eh, kaya lalagyan ko sila ng number. So, ayan. Next na tayo. Then, finish na tayo. Ayan. Pindutin din finish. So, antayin natin yan. So, tapos yung green na yan. So, titingnan natin. Mag-disconnect tayo dyan. Titingnan natin kung lalabas na yung seal sa Wi-Fi station 2. So, kailangan natin makikita yon para mag-connect tayo sa portal kung maka-access na tayo sa ating Bindu machine. Alright? Ayan. Ayan na guys, oh. May 2 na. So, hindi pa tayo mag-connect yan kasi i-connect ko pa sa ano router. Papasok na tayo sa Chrome. Wi-Fi, buksan muna natin to. Titingnan natin kung andun na si 2, seal sa Wi-Fi station 2. So, doon tayo kukunik. Kailangan makapasok tayo sa portal. Yan yung kinumpig natin ngayon. So, ayun, ito na. Seal sa station 2. Itong 1 kasi, ano din yan, AP ko rin yan. So, ito yung bago natin ngayon gawa. So, dapat lalabas yung portal dyan. Ayan. So, antayin lang natin. Ayan, oh. Ayan guys, lumabas ang portal. Welcome. Please press insert coin now or enter voucher code to begin. Tatlo na ang IP natin. So, sa ngayon, hindi ko muna siya mailagay sa malayo kasi maiksi pa yung ano ko eh.
LAN cable. So di pa dumating order ko para mabigyan natin ng supply ang ating mga client na hindi maka-access. So bigyan natin sila ng access. All right? Ayan. So guys, sana may naibahagi ako sa inyo. Ayan, connected na guys. Ayan, nakikita nyo guys, tatlo. Yung shield sa Wi-Fi station, malayo yan. Ito ngayon, 1, 2, bali tatlo ng ano ko, access point. Malayo yan, pero ano, ayan o, nabawala kasi malayo. So, ngayon, tapusin ko na ng aking video. Alright? Paki-subscribe. Like and share. Recap tayo guys. So itong green na to nakalagay sa POE. So yung POE na yan, yung lulo niyan nandito. Ayan, nilagay ko na dito. So temporary lang muna to guys kasi may exceed pa. May order ako sa Lazada, hindi pa dumating. So ito lang muna, dito ko muna to ilalagay. So itong black na to, ayan yan, LAN port na yan. Yung black nito, doon ko to ilalagay sa router sa taas point. So doon ko to ilalagay ito. So ikabit ko na to para ma-try na natin. So na guys, ito na yung ano, LAN cable. So idikit ko na to, ay ikabit ko na to dito sa likod ng aking tinda EC23. So yan. So pasensya mo na kayo sa wiring guys at hindi ko pa naayos yan. Ayan. So ito ka palang tinda ko, nilagyan ko ng blower yan para hindi umiinit. Ayan. So